narito na ang programang Tubig at Mga Mineral. Tutukan ang pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga ng kalusugan. Hatid sa inyo ng Berwanweb Enterprises Corporation at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at Mga Mineral. Magandang hapon! Good afternoon sa lahat ng mga nanonood sa programang Tubig at Mga Mineral. Nakikinig sa iba't ibang himpilan ng radyo kung saan napapakinggan ang ating palatuntunan. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Angie Dakis. At bumabati ng isang oras na naman tayo po'y magsasama-sama. Bumabati ng magandang-magandang oras sa inyong lahat. At syempre, ito po ang ating 3 o'clock habit. Inihahandog sa inyo ng Verwanweb Enterprises Corporation, ang exclusive distributor sa buong Pilipinas ng MRI Ionic Concentrated Mineral Drops. Narito muna mga kaibigan ang ating words of wisdom for today. Galing po sa 2 Kings chapter 20 verse 5. Ayon dito, "This is what the Lord, the God of your father David says. I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you." Yan po ang ating words of wisdom. Ngayong araw mga kaibigan sa ating What's Up Water Doc segment, ating pong pag-uusapan ngayong araw na ito ang tungkol sa tinatawag na blood incompatibility ng ina at ng kanyang sanggol. Ano po ang pwedeng maging epekto nito sa sanggol? At ano ang mga pwedeng maging dahilan ng ganitong klase po ng kondisyon? Paano po yan maiiwasan? At pakinggan po natin, nakaka-high blood nga ba ang pagkain ng mga pagkaing maraming gata? At ang taba ng karne, anumang uri ng karne mga kaibigan. Alamin natin kung yan nga ba ang totoong dahilan ng pagkakaroon ng high blood ng isang tao. Dapat din nga bang katakutan ang kolesterol? Yan po ang ilan lamang sa mga sasagutin today ng ating Water Doc sa ating segment na What's Up Water Doc. Samantala, atin din pong bibigyan ng daan ang inyong pong mga katanungan, mga nais nyong iparating sa ating programa sa pamagitan po ng text at ng pag-comment sa comment section ng ating pong Facebook Live. Tayo po'y napapanood sa Facebook page Ionic Minerals Philippines at sa mga Facebook pages ng ating pong mga partner stations sa buong bansa. Napapanood din tayo sa YouTube channel Ionic Minerals Philippines at sa YouTube channel ng DWIZ. Napapakinggan tayo Luzon, Visayas and Mindanao. So magandang araw po sa inyo. Sana po'y maganda ang inyong araw sa ngayon. Samantala mga kaibigan sa ating Don't Panic, There's Ionic segment, ay bibigyan daan pa rin po natin ang ating pagtalakay tungkol sa hypercholesterolemia. Ito po ang pagbibigay diin na natin ngayon ano, ang connection ng tubig at cholesterol. Paano makakatulong ang simpleng tubig sa pagpapababa ng kolesterol ng isang tao o pagmantinin nito sa normal level? Ano ba yung mga tinatawag na desired values? Paano mo malalaman kung tama lang yung amount ng kolesterol sa iyong katawan? O kailan mo masasabing mataas na siya? Ito'y ilan lamang sa mga ating mga tatalakayan. And syempre mga kaibigan, may promo! Kaya naman atin na pong pag-uusapan, i-announce ngayon ang mga detalye ng promo na to sa July promo ng Verwanweb Enterprises Corporation. Kaya tumutok lang sa programang ito na totoong naghahatid ng simple, natural at epektibong paraan ng pangalaga sa kalusugan. Kaya naman mga kaibigan, maaari na po kayong mag-text, maaari na kayong mag-comment sa comment section ng aking mga simple request. Siyempre sa Facebook, siguraduhin nakatutok sa ating pong programa sa Facebook page Ionic Minerals Philippines at sa mga Facebook pages ng ating mga partner stations. Pagkatapos pong mag-comment, pagkatapos pong mag-shoutout, abay i-share na ang ating pong live feed para mas marami pa tayong ma-inspire ng mga kababayan natin tungkol po sa konseptong ito.
At sa inyo pong mga radyo, mga kaibigan, dapat nakatutok din sa ating programa. And then, lakas-lakasan ng konti ang volume ng inyong mga radyo. Nang sa gayon, hindi lang po ikaw ang nakikinig, kundi maging ang iyong kapitbahay. Mga kaibigan, narito na po ang ating tubig at mga mineral jingle. Awiting isinulat mismo ng ating water doc. Nagpapaalala tungkol po sa tamang pangalaga ng ating kalusugan. Ating alagaan ang kalusugan sa wastong paraan. Mga sustansyang kailangan tuwing tayo ay kakain, dapat ilaan. Pagkain kakainin, masustansya ang hain. Marami ang kailangan, sustansya sa ating katawan. Tubig at mga mineral ang laging kulang. Sa minito ay sakitin ang katawan. Iwasto ang kalusugan, tamang pagkain at inumin. Tubig na purified, tamo dapat inumin. Ionic CMD, sa tubig dapat haluin. Ionic Minerals, lamang ang nagbibigay. Energy na kung kulang ay ika'y tatanglay. Tubig at mga mineral sakot sa kalusugan. Panibagong konsepto sa kalusugan. Sundin mo ng masingsina at luluso ka na uwi. O kaibigan, balik tayo sa ating programa Tubig at Mga Mineral. Maraming salamat po sa mga nagko-comment na sa ating pong comment section ng ating Facebook Live. Sana po na i-share nyo na rin ang ating pong programa. Sa mga nanonood sa ating YouTube channel, hello! Magandang hapon po. Saan naman daw yan? nagtatanong siya kung kailan daw kaya magkakaroon ng product distributor sa Hong Kong ng ating Ionic Mineral Drops. Nako! Ano nga pangalan niya? Si Nato? Tama ba ako? Nanonood siya sa YouTube channel natin. Sa YouTube channel ng DWIZ. Hayaan nyo. Malay nyo. malay nyo pwede naman. Ano? At ang MRI, ang ating partner company sa US, ay willing naman silang mag-distribute sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya naman na pwede yan. Kung mayroong mag-interest sa Hong Kong, why not? Pwede natin silang tulungan na maka-reach out sa MRI at sila na yung mag-distribute naman ng MRI products sa Hong Kong. Yan, pwede natin tulungan ng mga kababayan nating Pilipino na makipag-coordinate sa MRI. Kasi ang ating product ay MRI, pero ang brand name nito na Ionic Concentrated Mineral Drops is for distribution sa Pilipinas. Pero marami tayong mga kababayan na nagdadala ng MRI ng Ionic Mineral Drops sa abroad, pero hand carry, ano, for personal use lang. Kasi talaga nagtitiwala sila sa product. Anyway, mga kaibigan, mamaya, babatiin po natin yung mga nagte-text. May promo po tayo, mga kaibigan, sa araw ng Sabado. O yan, ito yung mga hindi na-enjoy ng mga nasa abroad, ano? Yung promo ng Verwon Rev Enterprises Corporation on a monthly basis, halos. Talagang sa araw po yan ng Sabado, mga kaibigan, July 16, may promo po tayo. Ang inyo lang pong gagawin ay ang pag-purchase ng isang bote ng isang 60 ml Ionic Mineral Drops at meron at kasama po diyan yung tatlong libro. Dapat mayroon pa pong libro, ano, yung pwede kayong mamili, ano, yung tatlong libro na sinulat ni Water Doc, mayroon saka yung may Tagalog version tayo ng The Number One Reason Why You're Sick. So bibili kayo noon isang 60 ml saka po tatlong book ng ating Water Doc of your choice, and then makakakuha po kayo ng libre na isang
120 ml ng ating Ionique Concentrated Mineral Drops. So yan po yung ating promo on Saturday, July 16. Available po yan sa lahat ng mga branches ng Verwan Rev Enterprises Corporation sa buong bansa. Ayan, at napakaganda po nito ha. Wala itong reservation, walang advance. Ano, wala ring extension. Yan. So, sa araw lang po yan ng Sabado. So, ang gagawin nyo lang, sabi ko nga po sa inyo, ay ang pag-purchase ng isang 60 ml Ionic Mineral Drops at SRP, that's 1,100, saka tatlong libro ano of your choice ng ating water doc, yung sinulat niya, of your choice po, basta tatlo, at 350 pesos each. So, bali 1,100 plus 1,050, that's 2,150 pesos ang package po ng bawat set ng ating pong promo, and then you get one free na 120 ml worth 2,060. So ito po ay available sa lahat ng mga branches and of course dito sa main office ng Verwan Rev Enterprises Corporation. Tagal naman lumabas niyan. Ilabas mo na nga yan. At yan po mga kaibigan, sa Sabado po yan, July 16. Kaya po for more info, pwede nyo pong i-browse na. Naka-post na yan sa ating Facebook live ngayon. And then naka-post na rin po yan sa mga Facebook pages ng ating pong mga branches sa buong bansa. Siyempre sa ating pong program sa Facebook page Ionic Minerals Philippines, naka-post na rin po yan sa mga branches pages natin. And for more info, kung meron pa kayong hindi gaano naiintindihan tungkol sa promo na yan, abay makipag-coordinate na sa pinakamalapit na branch o sa inyong affiliate branch kung saan po kayo merong coordination. So, napakaganda po ng promo na to. I-avail na po yan sa araw po yan ng Sabado, July 16. One day lang po yan. Bueno, mga kaibigan, bigyan daan na po natin ang ating What's Up Water Doc segment at pakinggan natin ang mga naging pakikipagpanayam sa ating Water Doc, ang pagtalakay hinggil sa iba't ibang mga health issues. Ito po ay pagsagot sa mga katanungang ipinapadala ng ating mga viewers and listeners sa programa. Narito po ang ating What's Up Water Doc. Meron pong newborn baby, merong blood incompatibility with mommy and jaundice. Bumababa ang red blood cells. Ano pong best approach? Nasa phototherapy po siya ngayon. Thank you. Okay, ganito po. Ano, kaya I always advise yung mag-asawa, lalo na ang babae, kung siya ay blood type O. Kasi an ABO blood incompatibility always happens when the mother is of blood type O. At saka yung father is of different blood type. Ang worst po dito yung type AB. Ang nangyari po is ang blood type O ni mommy, wala po yan antigen. Kaya nga type O po siya eh. So kung yung baby ay magkakaroon ng ibang blood type, the baby would carry an antigen that would identify yung baby as A, B, or AB. Ngayon, yung blood type O ni mother, kaya niyang pasukan yung katawan ni baby. So, pag na-recognize na foreign body in utero habang binakubuntis pa, sisirain ng antibody ni mommy yung dugo ni baby. So, makakaroon ng hemolysis po yan. Ngayon, in utero, habang nasa loob pa ng womb ni mommy, walang problema kasi yung blood could be cleansed. Okay, dun sa circulation through yung mother. Pero once na baby po is delivered at magsosolo na po siya, dito ang makakaroon ng problem. Ngayon, ang problem with yung destruction of the red blood cells, it will cause number one, anemia, tulad na nabanggit po. And second is the jaundice. Ngayon, during hemolysis, ang nakakatakot is yung pagtaas ng indirect type of yung bilirubin, which is fat soluble. Ngayon, yung utak po natin is about 60% cholesterol. So, kung itong B1 or indirect bilirubin would deposit sa brain, nakakasira po yan ng utak. So, kung hindi na-address kagad-agad, makakaroon ng brain damage yung bata. Ang tawag po dyan is kernicterus. So, when that would happen, kawawa namin yung bata. Baka ba rin makakaroon siya ng state parang yung cerebral palsy.
So ano yung management? Pwedeng bigyan po ng phenobarbital as early as possible. Okay? Or kaya ginagawa na phototherapy. Phototherapy kasi and phenobarbital will convert B1 to B2. The indirect to direct type para ma-eliminate kasi ang direct type is water soluble. Ngayon, kung hindi makayanan at yung kanyang indirect bilirubin po ay lalampas sa 20 milligrams, usually ito po yung level ng bilirubin that will cause damage to the brain. Ang gagawin po dyan is exchange transfusion. Papalitan po yung dugo ng bata para yung reaction ay hindi magiging so severe to cause severe anemia at saka yung pag-increase ng kanyang jaundice. Usually, ang tina-transfuse na blood to the baby is blood type O din, okay? Para hindi makakuha masyadong reaction later. Kahit na blood type A po yung bata. So, kailangan i-monitor po yung baby para ma-save. Actually, ang ionic cannot save the patient as of ngayon because ito po is an acute case. So, hindi po maano yan. Dapat nung binagbubuntis pa ng mother at nalaman na meron silang incompatibility, dapat ginawa po na ng solution. They would recommend before na bigyan ng phenobarbital. Although may phenobarbital is also an anticonvulsant na nakakakos din ng some adverse effects ano, but kaysa masira yung utak ng bata, yun po yung ginagawa. So monitor po yan, okay, needs a close monitor. Bahala po yung pediatrician diyan how to manage yung patient. Pero naagapan naman doc no kung hindi naman lahat ng babies makakakos ng severe yung compatible yan, severe jaundice ano, kaya nga kailangan i-monitor. Kung yung pagtaas ng kanyang bilirubin ay hindi, basta huwag lang lalampas ng 20 milligrams per deciliter, the baby will be okay. Yung kernicterus o yung deposition ng indirect bilirubin only happens when yung indirect bilirubin level is beyond 20. Yung nagtanong pala kanina sa kung pwede yung laing na may gata is high blood. But okay lang. Lagi nilang na i-relate doc siguro sa yung ang gata nakaka-high blood o yung taba, parang ganun. Actually, ang taba naman hindi nakaka-high blood. Nakaka-high blood po dyan is yung kakulang ng tubig. Kasi in high blood po, ang nangyayari is kung kulang kayo sa tubig, remember that the blood is between 80 to 90% water. So kung kulang kayo sa tubig, lalapot po ang inyong dugo. Pag malapot ang inyong dugo, masyadong persado yung puso nyo na ibomba po yan. Meaning, the heart will require additional force to pump a thicker blood. Itong additional force required to pump the thicker blood will increase pressure. So ito po yung nagiging sanhin ng high blood. Hindi po yung pagkain ng mantika. Actually, sa edad kong ito, wala pa akong nakitang baboy na na-stroke o nagkaroon ng heart attack or nagkaroon ng high blood na baboy po siya. Meat and fats are also essential nutrients. Kailangan ko natin ng fats, okay? Protein, kailangan po. So actually it is the poor intake of water that will lead to hypertension. Yun yung kinakatakutan nila, yung cholesterol, yung taba, na hindi naman po. Mali kasi ang tinuturo ng mga iba kong kasamahan regarding that. So kinatakutan nilang cholesterol when in fact cholesterol is not bad at all. Cholesterol is a friend po, hindi po siya foe, hindi siya kaaway. So, sana sa pagpapaliwanag po namin dito ay maintindihan nyo yung tama. Hindi ko naman sinabing mali yung sila, no? Pero, mas logical naman yung aming ginagamit talaga. Isang buwan na po ako nagiinom ng ionic, selenium, and zinc, copper. Wala po akong encounter na nag-dry yung lalamunan ko po. Pero nung pagkagising ko po umaga, baka hindi to 28, ano kaya to, baka 23. Pagkagising ko ng umaga, first time ko po na-encounter yung nag-dry yung lalamunan ko po, Doc. Medyo mainit kasi po yung kwarto ko po. Salamat po. Kasi if you say you're dry, kulang na kulang po yung tubig na iniinom nyo. Remember, hindi ho sapat na inom ka na ng ionic, selenium, zinc, copper. No, you must always pair it with ample volume of water. Kaya nga po tayo tubig at minerals, hindi tayo minerals lang eh. Kasi maraming gumagamit ng ionic, akala nila pag inom ng ionic, tapos na po. Hindi po. You have to match it with enough volume of water, which is 50 ml per kilo per day. At syempre, i-adjust nyo. Halimbawa, ngayon, summer na. Diba? Summer na.
So you tend to sweat more at tulad, siyempre, pag-init, yung evaporation rate ng inyong tubig sa katawan is higher. So dagdag po, actually, ang computation ko ng tubig is minimal. Okay? Minimum volume po yan. So, pag uminom kayo ng ganyang karami, ibig sabihin, yun yung pinaka-konte na pwede nyong inumin. But depending on yung mga conditions, whether yung climate o yung activity po ninyo, di ba? Kailangan ko kayo magdadagdag. Remember, basta sabing dry, ibig sabihin kulang kayo ng tubig. Doc, ask ko po, Doc at Ma'am Vern, pwede po ba ang elites sa nabakunahan? At pwede po ba uminom ng elite kahit hindi atlet pero pawisin sa pawisin po sobra? Thanks po. Actually, yung mga pawisin, isa lang ibig sabihin niyan, kulang kayo ng minerals. So, ang elite ay pwede po sa inyo. Basta gamitin niyo lang ng tama. Kung nabakunahan, no problem. Nagpa-x-ray chest po ako, Doc. Chest x-ray. Ang impression po ay normal. Cardiopulmonary findings. Liposcoliosis of the thoracic spine. Ano po ibig sabihin nun, Doc? Pa-explain nyo po doon sa inyong doktor na nag-request po ng x-ray. Pero ang ibig sabihin po is that yung alignment ng vertebral bones sa inyong thoracic area po ay hindi po twin. Yun lang ibig sabihin. And usually, ang sign po is kakulangan ng tubig. Kasi ang nangyayari is napuputput po yung intervertebral disc. Kaya magkakulang angulation po yan. So, magkakaroon ng misalignment yung vertebral column at yun po yung naging dahilan. Okay, Doc Ryan, ang gulay po ba na haluan ng karne o isda sa for diabetic person, pwede po ba ito? Pwede po. Basta iwasan nyo lang mga pagkain na sinabi kong bawal. Kung hindi man bawal, pwede mong kainin kahit paghalo-haloin nyo po sila. Eh. Ask po now na morning, pwede daw po ba siya uminom ng Ionic after niyang masalinan? And the same pa rin po ba dosage sa schedule na given po sa kanya? Thank you po. Opo, same lang. Pwede siya actually, dapat siya mag-ionic para just in case na magkakaroon ng adverse reaction yung pagsalin sa kanya ay mapigilan. Okay? Remember that ang ating minas po ay essential nutrient, so hindi po yan masama sa blood transfusion. Yan po ang ating What's Up Water, Doc. Magbabalik po ang programa makalipas po lamang ng paalala. Narito ang isa pang Ionic Success Story. Ako po nga pala si Dolores Gutierrez, taga-Paraiso po, Santa Cruz, Ignisanaga. Na-detect po akong diabetic ako. Ang dami ko pong gamot na iniinom sa umaga pa lang, apat na. Pagkakain ko naman sa tanghali, tatlo. Pagkakain ko naman sa gabi, mga tatlo-apat yun. Hindi pa ako na normal. Lalong dumami po yung sakit ko. Tulad ng nagkaroon na tuloy ako ng sa puso. Nagkaroon na po ako ng fatty liver. Tumas na po yung creatinine ko. Hypertension po lalo na. Kaya po, nagpasya na po ako na sabi ko sa asawa ko, buti pa, lumipat ako eh, Doc. Sinabihan nga ako ng asawa ko na, bakit ka lilipat kay Doc Renz? Tubig lang doon. Gagaling ka pa sa tubig. Sabi ko, hindi kasi ang dami kong testamentong na papakinggan sa radyo. Hindi, basta lilipat ako doon. Inumpisan pa akong gamutin ni Doc Renz. Tinignan ni Doc yung lahat kong lab, yung reseta, kung anong klase ng gamot. Sabi ni Doc Renz, sige nanay, ganito lang gawin mo. Sumunod ka sa bawal ko para gumaling ka. Seryosohin mo nanay, huwag yung lalo-lalurang kasi gusto ko yung lahat kong pasyente gumagaling. Maraming pasalamat ko po kay Water Doc Renz na yung gamot niya palang binigay sa akin na Ionic, Selenium, Zinc, yung palang magpapagaling sa akin. Ang laki ko pong pasasalamat kay Water Doc kasi ang dami ko na pong doktor na pinagdaanan, kay Water Doc lang po ako gumaling. Kaya salamat po ng marami. Pakinggan ang kanyang kwento sa programang Tubig at Mga Mineral sa himpilang ito. Tuwing alas 3 ng hapon, maging bahagi ng 3 o'clock habit ng bayan, ang programang Tubig at Mga Mineral. Antabayanan nyo mga kaibigan na bukas, araw po ng Webes at Sabado, makakasama na po natin live ang ating Water Doc para po ma-accommodate ang inyo po mga katanungan sa ating programa. So every Thursday and Saturday na po yan sa ating 3 o'clock habit, kasama natin si Doc Ren para po masagot ang mga text messages ninyo, ang inyo po mga comments sa comment section
na nararapat lamang na masagot po ng ating water doc. At kung gusto niyo talaga siya ang sumagot nito. So at least pwede niyo na rin pong i-advance yung mga messages ninyo, mga nais niyo iparating sa kanya para po sigurado nang nakalinya ano po sa mga tatanong natin kay water doc pag araw po ng kanyang guesting sa ating pong program. So tomorrow po yan sa ating 3 o'clock habit. Kaya yung may mga mensahe sa kanya, yung mga nauna na, naka-ready na po yan. Yung mga gusto pang magtanong, ay pwede pa po kayo mag-message. Of course, tomorrow, syempre sa live mismo, pwede po kayo mag-message. And yan po ay para masagot naman ano? Lahat ng mga tanong nyo. Kasi talagang last week, inulan po tayo. Marami tayo mga tanong na hindi po natin nasagot. Lalo na ng ating water doc because of your too many questions. Kaya ginawa po nating 2 days na. I-acknowledge ko lang ating pong mga texters. Dito si sa comment section muna si sino ba to? Teka muna, sumabit. Si Ignacio Bayani, hello. Si Sir Jesse Harris, si Lauro Rivera, si Sir Dean Climaco, hello sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok. Si Sir si Ma'am Elena Valenzuela, hello. Si Ma'am Lilibet, si Frank Chavez Amandre, si Edna Alvaro, hello. At si Sir Dean, si Sir Mean, at si ang DMLC, hello. Magandang hapon sa inyo. Marami tayong text messages dito. Announcement pala mga kaibigan, meron po tayong feast light sa araw po ng Sabado. Yan po ay alauna ng hapon sa lahat po ng mga nais mag-attend. Yan po ay dito sa ating main office sa Naga City. So, pwede po kayong pumunta at least before 1 o'clock in the afternoon. Nandito na po kayo. Huwag naman yung sobrang aga, ha? Mga 12:30 siguro. Yung iba kasi as early as 11, nandito na. So, pwede po kayong mag- avail yan o mag-attend niya. Napakagandang pagkakataon po ito para mabigyan naman natin ng oras ang ating Panginoon. This is an activity na sa pamagitan po ng feast activity na to, ating pinapalakas ang ating pananalig sa Panginoon. This is a Catholic-based activity pero invited naman ang lahat na gusto pong mag-attend nito regardless of your religion. And then sa ating pa rin po mga kababayan, sa araw po ng Sabado, si Water Doc po ay magsasagawa ng webinar. Kaya po dun sa mga kababayan po natin na hypertensive, yan, ang topic po ni Water Doc ay tungkol sa hypertension. Kung meron kayong kakilala, kaibigan, kamag-anak, o kung kayo mismo ay meron pong hypertension, sa araw na po yan ang Sabado, alas 8:30 ng umaga. Libre po ito. This is a webinar. So, ibig sabihin, ang gagawin nyo lang sa Facebook page ng inyong pong affiliate branch, nakapost na po yan dyan. Kukunin nyo lang yung link, saka po yung passcode. Nakapost na dyan lahat. So, ibig sabihin, lahat po ay pwedeng mag-participate sa nasabi pong activity. Okay? Webinar po ito. Sabado yan. Ang topic is hypertension. Yan. So, dun po sa mga nice na mag-avail, ang maganda po dito, mga kaibigan, sa panunood nyo dyan, sa ating pong webinar, natuto na kayo, sa bandang hulihan, ano, ay meron ding open forum. Okay? So, masasagot din ni Water Doc ang inyong pong mga katanungan. So, pasyente man kayo o hindi o kung anuman ang inyo pong interest, ano po, ay pwede po kayong mag-participate dyan sa webinar na yan. And live din po yan sa Facebook natin, sa Facebook page, Unique Minerals Philippines. Live din po yung webinar na yan. So, pwede kayo sa Zoom, pwede sa Facebook. Naka-live din ba sa YouTube? Naka-live din yan sa YouTube channel natin. So, kahit saan pong social media na yan ng Unique Minerals Philippines ay pwede po kayo mag-participate sa Facebook. Mag-start po yan ng 8:30 in the morning. Ang topic po is hypertension. Ang maganda po dito sa ating webinar na to, hanggat may tanong na pumapasok si Water Doc, talagang ina-accommodate yung ating pong mga kababayan na nagbe-message sa ating webinar, sa open forum. So, yan. Sana po ay lalo na yung maraming katanungan tungkol sa hypertension, mag-participate pa kayo dyan sa araw po yan ng Sabado. Yan ang mga announcement natin, ha. Marami tayong activities para naman makareach out pa sa mas marami nating kababayan.
I-text ko lang, i-text. I-announce ko lang po itong mga text messages pa dito. Acknowledge natin. Yung mag-attend daw ng feast, apat daw sila. O sige, paki-ililista na po natin yan. And then, yan, marami na rin nag-acknowledge na sila i-attend ng ating pong feast sa araw po ng Sabado. Pag umaga, webinar tayo. Pag hapon, feast naman po tayo dito. Ang webinar, of course, is sa cellphone at sa, ano ninyo, sa laptop or sa computer, ang ating feast live po yan. Dito mismo yung sa ating tanggapan, sa function hall ng ating main office dito po sa Naga City. Sabi naman, itong isang texter, pwede po ba makabili ng promo ang hindi pa nakapa-check up kay Waterdoc? Ay, pwede naman po, no? Pwedeng-pwede. Kahit sino pwede pong mag-avail ng ating pong promo, mga kaibigan, members and non-members alike. Same price lang po ang package. And then, meron lang mga limitations tungkol po sa number of sets. Pag non-member po kayo, one set lang po ang inyong pwedeng bilhin. And yun nga lang, yung binili nyo pong bottle ay hindi po siya applicable doon sa package sa check-up ni Waterdoc. Pero kung dadalhin nyo lang yung libro during the time na kayo magpapa-check-up na, ipipresent nyo lang po yun, hindi na kasama doon sa package na inyong kailangan bilhin yung book kasi meron na nga po kayo as your reference. And then another question is, Good PM, ask lang kung ilang patak ng Ionic ang ipatak at ilang milligram ng tubig ang pwedeng ipatak sa mata. TY po. Wow, hindi po tayo allow na direkta ipatak yung Ionic ano sa mata. Medyo masakit talaga 'yan, but merong iba matalagang matapang ginagawa po nila yung puro. So what we suggest is gumamit po kayo ng sprayer. Ito po yung diluted form ng ating Ionic concentrated mineral drops. And then meron po yan 30 ml for every ml of water, distilled water ha. Kailangan po ilalagay nyo is dalawang patak. So kung 30 ml yung bottle ninyo na 30 ml yan, glass dapat. Lagyan nyo muna ng 60 drops ng Ionic and then filled with distilled water, absolute distilled water. Yun. Yun po yung spray sa mata 3 times a day. Speaking of distilled water, kanina po umaga, nagulat ako dun sa isang nanay, ano? Galing po siya dyan sa Barangay Balatas dito sa Naga. At nakausap natin siya sa isang event natin dyan sa City Hall last Friday. So Friday po, narayan tayo uli sa City Hall ng Naga. Ang bit-bit niya po ang 6 liters ng absolute distilled water kasi hindi niya pa raw kayang bumili ng isang bote ng Ionic Mineral Drops. So papapatakan niya na lang daw yung kanya pong 6 liters na absolute distilled water. Well, sabi ko, ma'am, paano niyo nalaman na yan ang dapat na gagamitin yung tubig? Sabi daw kasi nung kanilang kapitbahay, dapat yun ang gagamitin yung tubig. Siguro kako, either kulang yung narinig ng kanyang kapitbahay o mali ang pagkakarinig ng kanyang kapitbahay. Una po, ang ginagamitan lamang natin ng distilled water ay yung pong ating sprayer, yung diluted form ng Ionic Mineral Drops na inilalagay sa distilled sprayer bottle, no? Yun lang po ang ginagamitan ng absolute distilled water. Other than that, ang inirekomenda na po natin na inyong iinumin is purified drinking water. Ito po yung mga nabibili sa mga water refilling station. At kung meron kayong water purifier sa bahay, basta po yung magandang klase ng purifier, inirecognize po natin yan, inirekomenda natin yan. Pero hindi po para po inyong inumin, para lang po yan sa ating sprayer. So, maliban pa doon, hindi rin po tayo nag-suggest at nag-aalaw sa ating mga clients o sa sino man na ang gagawin ay yung isang container ng tubig ay papatakan nyo ng isahan ano po, para yung iinumin nyo sa isang araw o kung ilang araw nyo maubos yung distilled water na yon o yung isang container ng tubig. May pagkakataon na pinapayagan po yan pero on cases lang
na meron pong edema o merong pamamanas ang pasyente. Okay? So, sana po malinaw yan. Sa mga may manas, yan po yung inirekomenda natin. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon. Mga specific cases lang po ang binibigyan natin yan. Sana po yung nagkwento, I know, siguro maganda naman ang intention niya, turuan yung kanyang kapitbahay, matulungan niya yung kanyang kapitbahay na pumunta dito ng makuha niya yung gusto niya, no? Mabigyan siya ng drops o kaya makabili siya ng drops kahit hindi siya makabili ng bote-bote. Pero mali yung naituro, okay? So para po sa karagdagang impormasyon, anyway, sa Facebook naman po, mag-message lang kayo dyan, ay pwede po namin kayong bigyan ng detalye. Okay? Kung meron kayong mga question, mag-message na lang po sa ating Facebook para po yung impormasyon na ibibigay namin sa inyo ay talagang tama. Ay, buhay. Naawa talaga ko kay nanay mula first floor. Galing pa siyang City Hall. Akala daw niya meron kami pang sampling sa City Hall. So, pumunta siya ng City Hall ng Naga. And then, bit-bit niya yung kanyang 6 liters na absolute distilled water. Saka meron pa siyang isang bote ng 1 liter ng tubig. And then, bit-bit niya paakyat dito sa third floor ng RL building. Hindi ko naman pala pinabit-bit, no? Pinasundo ko kay Mark pababa, kay Martin pababa, pinakuha namin yung kanyang galon. Ay, nako talaga naman. Ay, kawawa naman. Speaking of kawawa, kahapon din, merong isa pang nanay na pumunta dito sa ating tanggapan. Nahirapan daw siyang hanapin yung ating opisina dito sa Panganiban. O dun sa mga bago-bago pa lang po nakakapakinig ng ating pong program, ang ating pong tanggapan ay narito sa Panganiban Drive sa tapat po ng Shell Station, malapit sa Iglesia ni Cristo. Actually, pag kayo po'y naghanap ng sumakay sa tricycle o kaya sa jeep o naglakad kayo, hanapin nyo lang po yung Shell Station. Nasa tapat po kami yung building ng RL building pagkalaki-laki ng signage natin. Hingal na hingal si nanay. Ilang taon na si nanay yata? Para mga 70 plus years old. Umakyat dito sa third floor kasama nung sinamahan ng gwardiya dyan sa baba. Naku, si nanay halos tawag dyan. Halos mapugto na ang kanyang hininga sa pagod niya. Nahirapan daw talaga siya. So hanapin nyo po tapat ng Shell Station, yung RL building. Sa taas tumingala kayo, nasa third floor tayo, napakalaki ng signage natin dyan. Halos ilan ba yung signage natin dyan? 3. O, hindi po kayo mawawala pag nagtanaw na kayo dito sa may party po ng Panganiban. Bueno mga kaibigan, narito na po ang ating segment ngayon. Don't panic, there's a unique. Mga kaibigan, dito nakalipas na mga araw ay patuloy po natin tinatalakay ang tungkol sa hypercholesterolemia. So tinalakay na po natin ito nakalipas ang mga functions, trabaho ng cholesterol sa ating katawan at ano yung mga posibleng dahilan kung bakit ito po ay talagang na-demonize. Halos napakasama na ang kanya pong itsura o sa pananaw lalo na ng mga nagkakaedad na. Actually, pati mga pagkain ay meron na pong bansag dahilan sa takot na ito ng mga tao sa kolesterol. Yung hipon, madalas nababansagan na putok-batok, di ba? Kawawa naman yung hipon, saka yung mga crabs, lagi na pagbabanggitan na sila daw ay putok-batok. O kaya naman ang mga pagkain matataas ang kolesterol ay tinatawag nilang pampabata. Bakit daw pampabata? Kasi daw bata ka daw mamamatay. Pero nitong mga nakalipas na araw ay tinalakay na po natin ang karamihan sa mga functions ng kolesterol sa ating katawan. So paano mo malalaman kung tumataas na nga ba o hindi ang iyong kolesterol? Ito po yung desired, what you call this? Ito po yung desired values na dapat na makita nyo ano po sa inyong cholesterol test, ano po, para masabi nyo kung kayo nga ba ay nasa tinatawag ng mataas na level ng cholesterol. Ito po ay base sa American Heart Association at sa National Cholesterol Education Program. So ito po yung reference nito. Pagdating po sa cholesterol, ang HDL, yung high density lipoprotein, dapat po ito ang less than 200 milligram per deciliter at less than 5.2 millimole per liter.
So dapat ang inyo pong masasabi nyo po na ito ay nasa desired values lang kung greater than 60 mg per deciliter ang HDL or greater than 1.6 millimol per liter. So nasa desired values pa po yan. Ang LDL naman o yung low density lipoprotein is less than 70 mg per deciliter or less than 1.8 millimol per liter. So anything o anumang value na tumaas o bumaba dyan, yan po yung pagbabasihan ng nag-test sa inyo kung kayo may mataas na HDL o high LDL. So dyan po yung pinagbabasihan. Now, sa triglycerides naman, less than 150 mg per deciliter or less than 1.7 millimol per liter. So, dito po nagkakaroon ng issue tungkol sa good and bad cholesterol. Madalas po si Water Doc ay binibigyan ng paliwanag ang tungkol sa pagtaas ng cholesterol ng isang tao sa parang DPWH na naglalagay ng mga anong tawag doon? Yung Tagalog noon, yung pampasak sa mga ano? Parang aspalto, yun. Parang aspalto na ginagamit po sa pagpapakinis ng mga kalsadang lubak-lubaka. So, ang role ng cholesterol sa ating katawan, parang siya yung pang-aspalto dun sa mga lugar na nagkakaroon po ng lubaka. Madalas na ang HDL ay napag inaakala o tinatawag na good cholesterol dahilan sila po yung madalas na umaalis sa system kung nagkakaroon ng maganda ng resulta yung pag-repair ng katawan, which is yung pag-improve ng ating pong water content na ating katawan o nawawala yung dehydration. While yung LDL naman, ito po yung halos permanente na, halos ayaw niya nang umalis, kaya inaakala na bad ito pong LDL. Ngayon, pag-usapan po natin ang hypercholesterolemia. Ang hypercholesterolemia ay minsan tinatawag na dyslipidemia. Yan ang tawag sa kanya. O kaya naman ito po yung presence of high level of cholesterol in the blood. Mataas yung cholesterol. Doon sa sinabi natin desired values, mas tumaas siya doon sa desired values. So, ano po ang kanyang paliwanag? High cholesterol level are an indicator of early drought management by the body. Parang ang ginagawa po niya ay siya yung gumagawa ng paraan para po masolusyunan yung nangyayari na pagkatuyot ng ating katawan. Diba? Lagi naman natin sinasabi na napakalaking issue sa katawan natin ang dehydration. Unang-una, ang dehydration, it ang tubig ang tinatawag the liquid of life. And that everything that dies, that dries up will eventually die. Ngayon, ang cholesterol, yun ang kanyang trabaho na huwag mauwi sa tuluyang pagkatuyo ang ating katawan. Yun yung kanyang ginagawa, kaya dibaga ang tawag natin sa kanya is a waterproofing element of the body. So, cholesterol, gaya ng nabanggit natin ito nakalipas na araw, is a clay-like material that is poured in the gaps of some cell membranes to safeguard them against losing their vital water content to the osmotically more powerful blood circulating in their vicinity. So parang ang ginagawa niya eh yun nga ano, parang ang ating sample dito ay yung trabaho po ng DPWH sa paglalagay ng mga aspalto doon sa mga lugar na merong lubak-lubak. Yun din ang ginagawa ng cholesterol sa ating katawan. Siya yung naglalagay nitong mga parang pangpasak doon sa mga in-between, ano po, yung mga gaps na nangyayari sa panahon po ng dehydration. Ano pa yung kanyang ginagawa para hindi siya tuluyang magkaroon ng problema? Cholesterol is also used as shield against water taxation and other vital cells that would normally exchange water through their cell membrane. So, anong ginagawa po nila? Ang ginagawa po ng cholesterol, yung cell membrane natin, binabalot niya yan ng cholesterol, yung cell membrane ng tao, para yung tubig na in times of crisis, no, ang ginagawa niya is to make sure na yung tubig na nasa loob
ng cells ay hindi tuluyang lumabas, okay? Dahil kailangan niyang mamanatili doon para hindi tuluyang mamatay yung cell pag nawala yung tubig. Dahil alam ng katawan na pag na-dry, it will cause a lot of problems. So yung cholesterol, para siyang shield, no? Para siyang pumipigil na hindi po makalabas yung tubig kung meron pang naiiwan dun sa parting iyon ng katawan. O for example, sa cells ng iyong kidneys. So gagawin niya, pipilitin niya na huwag munang umalis yung tubig doon sa pamagitan po ng pagpapasak o paglalagay ng shield ng ating pong cholesterol na puproduce ng liver. So bakit napakalaki ang functions na ang need ng cholesterol pag nagkakaroon ng shortage ng water sa ating katawan? So pag-usapan muna natin muli, ano? Balikan natin ano ba yung functions ng water sa ating katawan. Ano yung ginagawa niya? So again, to define, ang tubig po is a colorless, tasteless chemical substance with the chemical formula H2O, having two hydrogen atoms and one oxygen atom connected by covalent bonds. So, yan yung kanya pong description. Ang tawag nga sa kanya is dihydrogen monoxide. So, ano yung functions ng water? Ito, to recall, natalakay na natin to ng mga nakalipas. Letter W is to work to keep the muscles toned. Ito po yung functions ng water. We discuss using the letters of the word water. And then letter A is to assist in weight loss. So dito, pinag-uusapan natin kung paanong ang tubig at ang fats, they will never mix. Kaya nga po, lagi natin binabanggit na kung ang tao ay meron po siyang pagbaba ng water content sa kanyang katawan, cholesterol will come in to waterproof yung pong mga cells na natutuyuan. Now, letter T is to transport nutrients and oxygen throughout the body. Letter E is to eliminate toxins and acidic metabolic waste from the body. And then letter R is to regulate body temperature. So, pag ang tao po ay nauwi dun sa tinatawag na chronic unintentional dehydration, nagkakaroon ng sitwasyon sa kanyang katawan na dahan-dahan natutuyo ang kanyang katawan. So, ano nangyayari? In times of water loss, meron pong nangyayari na kung saan 66% ng tubig sa loob ng cells ay nawawala. 26% outside the cells and 8% out of the blood. So, ito po yung nawawalang tubig sa ating katawan in times of chronic unintentional dehydration. Malaking bahagi ano ang nawawala. So dito, ano yung cause? Bakit nagkakaroon tayo ng unintentional chronic dehydration? Malalaman nyo sa mga susunod nating pagtalakay kung bakit napakalaking issue sa katawan natin itong chronic unintentional dehydration na to. Pero alamin muna natin ngayon, ano ba yung mga cause? Bakit bumababa ang water content ng ating katawan? Ano po yung causes? Ito po ay chronic unintentional. Hindi mo sinasadya ay napapatuyo mo ang iyong sarili. Ano po yung mga dahilan? That is poor water intake. Pag sinabi po kasing chronic, sa matagal ng panahon, kayo po ay natutuyuan, unang-unang dahilan is poor water intake. Ang tao is walang marami ang hindi talaga marunong uminom ng maraming tubig. Marami nga nagsasabi, I drink a lot of water, pero pag kinumpute mo, nako talaga naman, halos hindi nga sila nangangalahati sa kanilang water requirement for the day. So dito kasi ang mga tao po, lalo na yung mga 40 years old and above, sila po ay hindi na nakakaramdam ng madalas na pagkauhaw. Instead, ang nararamdaman nila is pagkagutom. Kaya yung dati nang hindi mahilig uminom ng tubig ay lalong hindi na pala inom ng tubig pag umaabot na ng 40 years old and above. Ano pa yung nagiging causes ng CUD o yung chronic unintentional dehydration? Ang drugs, ang pagtake ng mga diuretics tulad po ng furosemide, spironolactone, saka hydrochlorothiazide, ito po ay mga gamot na nakakapag-trigger sa kidney na to urinate more. And of course, dahil pa na yung ihi mo, nagbabawas pa siya ng remaining water in your body. Ang alcoholic beverages o alak, ganun din.
Kasi nga talagang kaya mapapansin yung mga palainom, habang po yan ay umiinom, nako, panayan tayo niyan, tatalikod lang CR na. Dahil dehydrating din ang alak. Caffeine containing substances like coffee, na-discuss na po natin, for every cup of coffee, you're throwing away 3 glasses of water. And then yung tsaa, soft drinks, energy drinks, and chocolates. So lahat po ito ay nagiging cause ng ating tinatawag na chronic unintentional dehydration. So sa mga susunod na araw, mga kaibigan, hindi bukas, okay? Hindi bukas kasi live po kasama natin si Water Doc. So Friday, pag-usapan natin bakit nagiging issue ang HDL at LDL sa ating pong mga kababayan, lalo na po yung may mga hypertension at sa mga tao nagkakaroon na po ng mataas na pag-edad, yung mga nagkakaedad na. Yan. Pag-uusapan natin paano nangyayari na yung sinasabi nating good cholesterol ay nagiging bad cholesterol. O kaya naman, totoo nga bang merong good and bad? How it happens at paano mo siya makukontrol? Yan po ay ating pag-uusapan sa mga susunod na araw sa ating pong programa dito po sa ating Tubig at Mga Mineral program. Alam nyo, marami ang issue tungkol po sa hypercholesterolemia o sa issue ng cholesterol. But I tell you guys, to sum it up, kung ayaw mong magkaroon ng problema sa cholesterol, drink enough water with minerals. Kasi kahit tubig ka ng tubig, kung wala pong sapat na minerals, hindi po mangyayari ang inyong kagustuhan na maging normal ang inyong blood cholesterol level. At itatalakayin natin yan sa mga susunod. Magbabalik po kami makalipas po lamang ng paalala. Are you sick and tired of being sick and tired? Ionic Concentrated Mineral Drops or Ionic CMD is the world's most powerful, all-natural, ionic, health-giving mineral supplement manufactured by Mineral Resources International based in Utah, USA. Ionic CMD provides at least 70 traced minerals that help maintain health, prevent diseases, and help restore lost health. Try it and feel the difference. Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 3 dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makatutulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang mga sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral na mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa kalusugan. The power of Pilit. A natural energy booster. Provide extra energy. Overpowering strength. Tremendous speed. Awesome stamina. Energizes. Leads. Equips. Tireless. Exemplary performance. Elite is a dietary supplement. The best hydrating fluid. Contains more than 60 major electrolytes. Elite. Sa ating YouTube channel, sabi ni Ma'am Susan, Ma'am, good PM, kailan po ang promo? Sabado po yan, July 16. One day promo lang po ito, July 16. And then sa Saturday din, marami tayong activity, fully book ang ating Saturday. Ano? Meron tayong promo the whole day, syempre mula alas 7:30 hanggang alas 4:30 ng hapon yan para po sa mga kababayan natin sa main office, maging sa ating po mga branches nationwide. Available po yan from store opening to closing. Yan lang araw na yan. And then sa morning din, nariyan din po yung ating webinar. Ang topic po ni Waterdoc ay tungkol sa hypertension. So sa mga kababayan po natin, mag kunin nyo na yung link sa ating pong Facebook page. Nakapost na po yan dyan.
And then, paghapon naman yung feast. Yan. Dito po yan sa main office. Kaya, kita-kits mga kaibigan. O, ito pa. Mayroon pa tayong mga mensahe dito. Pagandang, may tanong dito. Saan na ba isang message na mayroong tanong kanina? Hindi ko yata napan, nalampasan yata yung tanong ng isang kababayan natin dito. Nabati ko naman na lahat. Kaya lang, ang hindi ko makita ay yung mensahe nung nagtatanong. Anyway, bukas po, ipaparating po natin kay Water Doc ang inyong mga katanungan. Yan. Kaya po, maganda na rin na i-message nyo na po yan dito para po may parating natin bukas. Ito, sabi pala ni Margaret Cesa. Yan. May kapatid po akong may goiter, 53 years old, operado na po siya, bumalik pa rin. Gusto niya mag-ionic, ma'am. Gusto ko lang messenger na lang po tayo kasi hindi ko masyado marunong through mail po. Oh, walang problema, Miss Margaret. Ano, pwede kang mag-message sa aking Facebook page, Angie Dakis TV. Usap tayo doon. Anyway, nakapag-message ka naman na. Pero ang tanong mo kung pwede yan sa kapatid mo, ay pwedeng pwede. No problemo. Yan, meron pang tanong dyan? Ano tong sabi ni ano? Doon sa YouTube channel ng IZ, sabi niya, pagsisikapan ko na lang po na makapagpadala dito sa Hong Kong. Salamat po sa concern. Okay, no problem. Marami naman tayong kababayan na nakakapag-hand carry po niyan. Basta hand carry lang for personal use pwede. Okay? So, yan. Magandang hapon po. Ask ko lang kung pwede mag-take ng ionic, mother ko, 59 years old. Based po si this kind of mother ko, meron siyang chronic cholecystitis and now need the operation, sabi ng doktor. Thank you po. Ay, huwag kayong mag-alala mga kaibigan. Meron po tayong tinatawag na 7-day natural gallstone removal. You can try that, no? At meron tayong papasok na another ionic success story na kung saan na ilabas niya lang naturally ang kanyang gallstone. Ano? Pero dun sa nag-text, kung gusto niyo magpo-opera, nasa inyo naman po yun. Okay? Pero kung gusto niyo i-try yung ating 7-day natural gallstone removal, punta lang kayo sa pinakamalapit na tanggapan ng Verwan Rev at tuturuan po nila kayo dun kung paano niyo po yan susundin. And then, last question. Kailan pwede bumili ng promo? Ay, Sabado po. Ano? 2,150 ang bawat set po ng promo. Bueno mga kaibigan, bisitahin po aming mga tanggapan ng ating pong main office ay narito sa 3rd floor, RL Building, Panganiban Drive, Lerma, Naga City. Bukas po tayo Lunes hanggang Sabado, alas 7:30 hanggang alas 4:30 ng hapon. At syempre, ang check-up po ni Water Doc is tuwing araw lamang ng Lunes at araw po ng Martes. Sa Cebu, ang ating tanggapan ay nasa room 206, 2nd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Barangay Santa Cruz, Cebu City. Pwede nyo po silang i-text sa number 0998-951-2589. Sa Davao, sa Mezzanine Manuel Morales Building, 109 JP Laurel Avenue, Barangay 12-B, Bahada, Davao City. Pwede nyo pong i-text ang ating Davao branch sa number na 0998-574-3572. At sa Cubao, ang ating pong tanggapan ay nasa room 106, Mezzanine S. Medalia Building. Kanto lamang po ng EDSA at General MacArthur Avenue, BDO Building, sa tapat po ng Farmers Vegetable Section. Pwede nyo po silang i-text sa number. Ang Cubao number po natin ay 0998-574-3470. At sa bahagi po ng Iriga City, sa ating branch, yan po ay nasa Robinas Wellness Center. Yan po ay nasa second floor ng Chima Building, Barangay San Miguel, Iriga City, sa tapat lamang po ng USAN. Mga kaibigan, tayo po inabot na ng oras na pamaalam sa programa. Hanggang bukas alas 3 ng hapon, kasama natin live ang ating Water Doc. Narito muna ang ating words of wisdom before I say bye-bye for today. Ayon dito, nobody can be in good health if he does not have all the time. Fresh air, sunshine, and good water. Ayon po yan sa isang American or Native American saying.
Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Angie Dakis, laging tatandaan. Sa Verwon Rev Enterprises Corporation at a Unique Mineral Drops, we are caring most dearly. Inyong napakinggan ang programang Tubig at Mga Mineral. Hanggang sa muli, tayo'y magsasama-sama sa paglilahad ng mga pinakanatural na paraan ng pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Inihatid sa inyo ng Verwon Rev Enterprises Corporation at Ionic Concentrated Mineral Drops, Tubig at Mga Mineral.